Yo, what's up guys? Ito nga pala ang 10 kaalaman TV. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang 10 bagay na kailangan mong tandaan o mararapat lamang natandaan mo kapag kayo ay magkaaway ng iyong kasintahan. Pero bago natin yung simulan, kung bago ka pa lamang sa YouTube channel na ito at ngayon mo lang ito napanood, ay make sure na i-click mo na ang subscribe button at syempre click mo na rin yung bell notification para hindi sa bago tayong video ay updated ka. At subukan na natin abutin ang 10 likes para sa video na ito. Kaya, simulan na natin. Number 1, huwag kang makikipag-usap sa babae kung ikaw ay lalaki at huwag ka naman makikipag-usap sa lalaki kung ikaw naman ay isang babae. Dahil tandaan mo, ang pakikipag-usap mo sa ibang tao ay talaga magtutulong sa kanya ng matinding selos dahil imbis na suyuin mo siya, ay sa iba mo pa itutuon ang iyong atensyon. Tandaan mong hindi paglalandi ang solusyon sa inyong problema. Number 9, huwag na huwag mo siyang titiisin. Kapag kayo ay magkaaway, lagi mong tandaan na magkaaway lamang kayo. Kunting tiis lamang at suyuin mo siya. Huwag mong ipaparamdam na para bang wala kang pakialam na kayo ay magkaaway. Kasi hindi pwedeng galit siya, tapos galit ka din. Number 8, update mo parati siya kung ano ang nangyayari sa iyo. Or lagi mo sa kanya ipapaalam ang mga bagay-bagay na nangyayari sa iyo. Kasi doon niya malalaman na may pakialam ka pa rin sa kanya kahit na magkaaway kayo o kahit na hindi siya nagre-respond o nagre-reply sa mga chat mo. At doon niya rin syempre mararamdaman na talagang nare-respeto mo siya kahit na siya ay nagalit sa'yo. Number 7, huwag mo siyang murahin, huwag mo siyang sumbatan, at huwag mo siyang pagbubuhatan ng kamay. Kasi mas masarap pa rin sa pakiramdam na magkakabati kayo o magkakaayos kayo nang hindi kayo nagkakasakitan, physically man o emotionally. Number 6, tandaan mo parate na hindi kayo naghiwalay. Tandaan mong galit lang kayo sa isa't isa at hindi required o hindi kinakailangan na gumawa ka ng mga bagay-bagay na alam mong hindi niya gusto o talagang lalo niya pang ikakagalit sa'yo. Number 5, huwag mong hayaang kainin siya ng galit. Tandaan mong kapag naipot ang tampo ay nauuwi ito sa hinanakit. Suyo lang ng suyo kapatid at huwag kang maghanap ng kamalit. Number 4, ipakita mong sincere ka. Kung gusto mo talaga magkaayos kayo, ay ipakita mong gusto mo talagang magkaayos kayo. Hindi yung isang sorry pa lamang ay gusto mo nang magkaayos ka agad kayo. Tandaan mo na ang sorry ay hindi katumbas o hindi sapat na pangbawi sa lahat ng iyong pagkakamali. Ahanin mo ang sorry kung tapos na ang iyong kasalanan. Tandaan mo na mas better ang mag-effort ka lang ng mag-effort, hindi yung mag-sorry ka lang ng mag-sorry. Number 3, kung ayaw niya magpatalo sa bawat pagkatalo ninyo, ay hayaan mo na. May tanong ako sa iyo, may medal bang matatanggap kapag nanalo ka sa bawat pagkatalo ninyong dalawa? Di ba wala? Kaya ang dapat mo na lamang gawin ay makinig na lamang sa kanya. Kung may mga importanteng bagay naman siyang sinasabi, ay intindihin mo na lamang at kung wala naman, pasok dito, labas doon. Ganyan na lamang ang iyong gawin dahil tandaan mo palagi na kapag naiinis o nagagalit ang isang tao, ay hindi nito nakokontrol ang kanyang pagsasalita. Kaya kung ano-ano ang maaaring lumabas dito at talagang yung iba doon ay masakit, kaya ang payo ko na lamang sa iyo ay intindihin mo na lamang kung ikaw man ay nagkasala. Number 2, huwag kang makikipag-inuman at sasama sa inyong tropa kung kayo ay nag-aaway. Tandaan mo na hindi pag-inom at pagsama sa tropa ang mabisang pagresolba sa away ninyong dalawa. Huwag mo sanayin na sa tropa ka lagi tumatakbo para lamang takasan ng away ninyo. Tandaan mo na ang alak ay hindi mabisang resolba sa pag-aaway o sa isang problema. Tandaan mo na ang alak ay panandilian lamang paglipot sa mga problema. Mas mabuti pa rin na mag-isip ka ng mag-isip lamang bagay na makapagbibigkis sa inyong dalawa o makapagbababate sa inyong dalawa. Kasi pag nalaman niya na nakipag-inuman ka sa iyong tropa, ay malamang sa malamang ay lalo pa siyang magagalit at siguro nga lalo pang tatagal ang inyong pag-aaway. Number 1, kung suko ka na at pagod ka na, ay mag-isip ka na muna pre. Tanungin mo ang sarili mo kung kaya ko kaya pag nakita siyang may kasama ng iba, kapag may iba nang sumusuyo ka sa kanya at may iba nang nagpapangiti sa kanya. Mas the best kasi pare yung susuyo ka pero hindi ka susuko. Tandaan mo na pag nalagpasan ninyo ang problema niyan ay talagang sulit naman.
Kasi sa bawat paglagpas sa problema ay tumitindi ang inyong pagmamahalan. Dito matatapos ang 10 bagay na kailangan mong tandaan kapag kayo ay magkaaway ng iyong karelasyon, mapaasawa man o magkasintahan. At lagi mong tandaan, lagi mong itatak sa iyong isipan na lahat ng couple ay dumadaan sa matinding away. Yun bang ultimong maliit na bagay ay nagiging mitsa para humantong sa pagkakahiwalay. Kita nyo, kasalanan nyo din kung bakit pati ang relasyon nyo ay nadadamay. Sa pagtatalo, tandaan mo walang medal kapag palagi kang panalo. Matatawag ka bang champion kung matalo mo ang partner mo sa pagtatalo nyo? Tandaan mo na magkakampi dapat kayo sa hirap o ginhawa. Pero paano yun mangyayari kung kayo mismo ang naglalabanan? Tandaan nyo, ang laban lang sa relationship ay pababahaan ng pride. Dahil sa relasyon, kapag mataas ang pride mo, talo ka, panigurado. At dito na matatapos ang video na ito, nawa ay may natutunan kayo. At kung mayroon, wag mong kalimutan mag-iwan ng like to. At shoutout nga pala sa mga YouTube channel na ito na nauna nung unang video natin. At kung nagustuhan mo naman ang video na ito, ay maaari mong i-click ang video na lalabas sa itaas o maaaring lumabas sa iyong screen dahil yan yung mga ibang kasunod ng mga love advice ng channel na ito. Dito na matatapos ang video na ito. Maraming salamat sa inyong panunood at magkita na lamang tayo sa susunod.